Nag-meet kami ni Fred nung college sa East Avenue Medical Center. First day nung sa ospital, wala siyang dalang timesheet. Then, binigyan ko siya ng timesheet. Nag-thank you ako dahil binigyan niya ako ng time card. Kasi late ako eh. Na friends kayo, di ba? Tapos, wala pa masyadong plans na ligawan or i-court. So, labas-labas kayo, kinikilala mo muna, and then, nakita ko na like ko naman siya. So, tuwing lalabas, siya yung kasama ko. Hindi ko siya napapansin noon, no? Aside from, binigyan ko lang siya ng timesheet. And then, all the time, hindi ko siya napapansin kasi hindi naman siya kapansin-pansin for me. But we are getting to know each other a little too well. Starting to show our feelings and people can tell. Every time that your eyes meet mine, I light up like a neon sign. Yes, we're getting to know each other a little too well. Napansin ko lang siya nung naging nasa reception ako. Tapos meron siyang pasyente sa likod. Tapos tabi siya ng tabi doon sa side ko. Tapos nagpakilala siya sa akin. So nung nakilala ko siya, sabi ko, parang familiar yung name. Naalala ko na yung name niya laging nababanggit ng mga barkada namin. Tinanaw mo kung saan yung next assignment niya o next rotation niya. Na alam mo, tapos punta ka doon, hatid mo, sinamahan mo kung saan pupunta. Sa kanya wala yun eh, parang baliwala lang yan. Tapos, yung pinapop mo na yung question kung meron ba o wala, siyempre busted ka agad eh. May mataas ang standard ni Gracie. Never known a girl like you before. Now just like any song from days of yore. Impression ng iba supladista siya. Tapos parang ang hirap i-approach. Pero siguro pagka magaang yung loob mo dun sa tao, madiging kausapin. Makulit siya, yun. Makulit siya talaga. Tapos, masaya siyang kasama, pero feeling niya comical siya. Yun, lagi siyang comical. Lagi niya akong pinapatawa. Sinagot niya ako, midnight. So, sa bahay kami noon, tapos tinatanong niya ako kung gusto ko siyang maging boyfriend. Tapos sabi ko, gusto ko siyang maging boyfriend. Sinagot ko na siya ng yes, kasi alam ko naman na para siya sa akin. Siyempre, feeling mo parang after all these years, no? Parang yes. Yeah. Parang natuloy na rin. Yeah. Okay na, okay na. Nag-propose siya nung that day, pumunta kami nun dun sa province. So, ang plano niya, lalabas kami, pupunta kami, mag-out of town kami na mag-overnight stay kami. Pero, di nangyari yun. Tapos, pumunta na lang kami sa simbahan, sa Perpetual Health, sa may Baclaran. So, nakapark na kami sa simbahan. Binigay ko yung
may kinawa ko sa likod ng upuan. Tapos binigay ko na kagad sa kanya yung ring. Tapos tinanong ko sa kanya na yung same old question na will you marry me? Nung nag-stop siya sa simbahan, doon niya lang sinabi sa kotse na will you marry me? Tapos sabi ko, yes, I will marry you. Pagmamahalan lang naman ang mararanasan sa sariling mundo, tayo lang ang may alam. Kabilugan ng buwan at ang hangin ay may kalamigan. Continuous pa rin and constant pa rin yung love sa'yo. And don't you worry na magsasawa ako sa'yo. Sabi mo yun, di ba? Tapos, huwag ka rin magsasawa sa akin. And then, kahit na may mga difference tayo, kaya may mga problema, kasama yun. Mas maganda yun. Mas makakadagdag yun sa learning process na. So, I love you and hope you will be forever diyosa ng kagandahan. Hi, you know naman very much that I'm very, very, very grateful na you're my husband and you're my honey forever and ever. I love you very much. Basta tayo magkakaroon.